بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng Kitab at Tauhid. Tayo ay nasa bab na ng Nusra. So sinabi rito ng muallif rahimahullah, babu maja apin Nusra. Itong chapter na ito o bab ng Nusra, pagkatapos nating may paliwanag tungkol sa sihir o pangkukulam, ganun din ang mga uri ng sihir, at sumunod katatapos lamang o yung pagpunta sa mga manghuhula o mga fortune teller. Ngayon naman, may binigay sa ating mga evidence sa sunna ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na binigay sa atin ng muallif sa kanyang bab, na may mga Muslim na pinagpapatuloy ang kanilang mga gawain ng panahon ng Jahiliya. At maging ngayon na nagkalat sa mga Muslim ang ganitong uri ng gawain, minsan nakukumpiyo sila kung ano bang ibig sabihin ng hadith. Kaya mayroon mga Muslim na gumagawa ng ganito, yung panggagamot o pag-aalis ng kulam sa isang tao na kulam sa pamagitan din ng pangkukulam. Kukuha sila na isang sorcerer o ng mangkukulam o magician para labanan o kaya mismo kung natagpuan nila yung mangkukulam na kumukulam do sa taong gusto nilang mapagaling, ito ang nangyayari. So alam natin sa Islam, ang marad o karamdaman, anumang uri ng karamdaman, ito manihisiya o manawiya, na nabanggit sa atin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na lahat ng mga karamdaman ito ay may shifa, may gamot. Kaya lang sabi rito sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi tayo pwedeng gumamot na anumang uri ng panggagamot kapag tayo may karamdaman. O anumang uri ito man ay sa ating katawan o sa panloob ng ating spiritual, hindi tayo pinapahintulutan ng mga pinagbabawal na panggagamot. Kasi sinabi sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ibadullah tada'u wa tada'u la wala tada'u bil haram o biharam. Sabi niya, gamutin ninyo ang inyong sarili, pero wag ninyong gagamutin ang inyong sarili sa pamagitan ng haram. Sa ibang hadith, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lam yajal shifa'ukum fima harrama alaykum. So hindi ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na o pinahintulutan kayo ng nagamutin ninyo ang inyong sarili sa pamagitan ng mga pinagbabawal. At ang lahat ng anumang uri ng karamdaman na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala papadala ng lahat. Halimbawa ngayon, meron dumating sa ating bala o waba, itong waba na corona. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ansalallahu daan illa ansalallahu shifa. Hindi nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng karamdaman o marad, maliban sa ito ay may solusyon o ilaj o gamot o shifa. So kaya yan ang ating pananaw sa Islam, na lahat ng dumarating sa atin, ito ay may solusyon, ito ay may gamot. Hindi lamang natin alam kung paano o anong pamaraan. Kaya halimbawa sabihin natin, kung ang gamot, halimbawa katulad ng ano ang karamdaman ay kulam, kailangan kunin talaga natin kung ano ang shifa o ilaj sa pamaraan ng Sharia. Hindi tayo kukuha ng panggagamot o paglutas nito sa pamagitan ng pinagbabawal. Ganun din sa ating katawan, na kailangan alagang siguruhin natin ang gamot na gagamitin natin ay pinahintulutan ng Sharia. At ito ay dumaan talaga sa masusing pag-aaral, na ito ay magdudulot sa atin ng kabutihan at hindi magdadala sa atin sa kapahamakan. Kasi ngayon, marami rin mga, hindi katulad nung araw, mga manggagamot
Sila ay nanggagamot para sa kapag Muslim para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung iba naman kahit hindi sila Muslim para maglingkod sa kanilang kapwa. Pero ngayon karamihan ay ang tinitingnan nila ay ang pera o kayamanan na kapalit ng kanilang serbisyo. Kaya minsan kahit na pahamak ang kanilang pasyente, wala silang pakialam. Mahalaga sa kanila ay sila ay kumita. Nung araw, pumupunta pa yung manggagamot sa bahay. Naabutan namin yan. Nung araw, pumupunta pa yung manggagamot sa bahay para gamutin yung may sakit. Hindi yung may sakit na walang kakayang magbiyahe, siya pa pupunta doon sa ospital para magpagamot noon ang doktor, pumupunta sa bahay. So kaya, sa Muslim, sabi nga rito, ang ano natin dito, ang topic natin, ay ang may mga Muslim na nai-involve, o lalong-lalong hindi mga Muslim, na nai-involve sa pag-aalis ng kulam o ng sihir sa isang tao, na ang ginagamit nila ay ang pinagbabawal sa Islam. Kumukuha din sila ng mga paglalabanin yung dalawang sorcerer o magician o sahir. Ito ay pinagbabawal sa Islam. Katulad ng mga hindi mga Muslim, halimbawa tumatawag sila ng mga albularyo, o kaya naman, yung iba naman na tawag nila dyan, exorcism, yung pinasukan daw ng demonyo para palabasin. Ano dyan, ibig sabihin exorcism para palabasin yung demonyo na pumasok sa Islam. Either dalawa ang ano yan, sitwasyon. Una, kapag ang jinn at ang tao na kanyang kinukulam, kapag ang jinn na kinukulam ay talagang mahina, so hanggang sa ang jinn ay nakakapasok na sa kanyang katawan, nakokontrol na siya mabuti. Meron naman, hindi siya nakakapasok pero kayang-kaya niya na walang proteksyon yung tao. Wala siyang proteksyon. Hindi siya, halimbawa siya isang Muslim, hindi siya nagbabasa ng Quran, hindi siya nagsasala, wala siyang tahara, wala siyang dikir. So kayang-kaya siyang lapitan ng jinn para siya ay saktan. Para siya. Meron siyang paniniwala, meron siyang ginagawa paminsan-minsan. Hindi katulad talaga na isang Muslim na alaga niya ang kanyang mga duty sa Islam, so hindi siya kayang lapitan. Hindi siya kayang lapitan ng mga ganyang uri ng kapahamakan ng sahir. Minsan naman sa ibang religion, meron silang pamaraan ng panggagamot katulad sa Islam. Halimbawa, yung nakulam at kalimitan sa kanya talagang kayang pasukan. Kasi walang proteksyon. Hindi katulad sa atin, nagbabasa tayo ng Quran, kahit yung iba, hindi talaga masyado ano, pero minsan nagbabasa sila, minsan nagsasala. So, hindi katulad ng hindi mga Muslim, talagang kayang pasukan. Kaya minsan tumatawag sila ng pare para gamutin. Yung pala, lalo lamang lumalala dahil wala naman talagang kakayahan ang sino man na magpaalis ng demonyo o ng syaitin sa isang tao na nakukulam maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. O sabi rito ng Imam Rahimahullah, Bab Maja Apin Nusra. So kung ano dumating sa atin magbula sa sunnah tungkol sa nusra. Ang nusra, literal yung ibig sabihin ng salitang nusra, kaspo o isala. O yung i-remove o alisin. Ano ba, mayroong isa nakukulam, alisin mo ang pagkakakulam sa kanya. Ito ang ibig sabihin ng nusra. At ito ay sa Jahiliya, ito ay very famous sa mga Arab dito nung bago mag-claim ng nubuwa ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay very famous sa mga Arab dito sa Jasiratul Arab na sila ay kapag may nakukulam, ito ay ginagamot nila o inaalis nila ang pagkakukulam sa pamagitan din ng pangkukulam. Kaya ang word na nusra, talaga ito talagang ibig sabihin. Na ibig sabihin ay halul sihir bisihir mitlihi. Nagamutin o alisin ang sihir sa pamagitan din ng katulad niyang pangsisihir din. Ito ang pinaka meaning ng salitang nusra. Kaya lang pagdating ng ng Islam, so ginagamit rin ito ng mga Muslim at ginamit ito ng mga salaf na ito rin ay ginagamit na naging dalawang uri ng nusra. Kaya nung panahon ng Jahiliya, ang nusra isa lamang na aalisin nila ang kulam, yung sa nakulam, sa pamagitan lamang ng kukuha sila ng mangkukulam o ng sahir.
So yan ang ano nang ibig sabihin ng salitang nusra. Kaya ang nang tanungin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi rito sa unang dalil, sabi rito sa Kitab at-Tauhid, an Jabir anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila anin nusra. So sabi ni Jabir bin Abdullah radiyallahu an na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nang siya ay tanungin tungkol sa nusra, sabi niya rito, pakala hiya min amalis syaitan. So kaya ang sagot kaagad ng propeta, alam, direkta kaagad, kasi alam niya ang gawain ng jahiliya, ng mga Arab ng jahiliya, talagang kumuha ng makukulang para makipaglaban doon sa kapwa makukulang. Kaya sabi ng propeta, direkta sagot niya, hiya min amal ni Shaitan. Ang nusra ay amal ni Shaitan, dahil ang isang tao na kumukuha ng mangkukulam, ibig sabihin siya ay involved sa sihir, at alam natin ang hukom ng sihir ay kupur, kaper, at saka musrikin. So kaya ito ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa nagtanong sa kanya si Jabir, na ang gawain na yan ay amal ni Shaitan. Kaya maliwanag sa atin sa Sharia, ito ang nas o probo, evidence o dalil na nagbabawal ng panggagamot ng isang taong nakulam o napasukan ng Shaitan na gamitin ang pangkukulam, halimbawa pumunta sa mangkukulam, pumunta sa manghuhula, sa mga sahir para ipagamot o pagalingin. Ito ay pinagbabawal. Ito ang evidence. Sabi nito, Rawahu Ahmad Bisara din Jayid. Ito ay nasa Musnad Imam Ahmad na ang kanyang chain of narration ay sabi nito Jayid. Hindi sinabing sahih o ano. Pero sa ibang mga nag-check ng hadith, sabi na ito ay Hasan, si Ibn Hajar, si Shakal Albani, Rahimahullah, sabi niya ito ay sahih. Sabi ito nga, nasa Musnad Imam Ahmad, Wabu Dawud, Wakala Suila Ahmad Anha, Pakala Ibn Mas'ud, yakrahu hada kullahu. So nung tanongin din si Imam Ahmad, kilala natin, very famous sa lahat. Pag sinabi natin Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, isa sa mga famous na imam, ng isang tao na talagang humahawak ng sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pinag-alagaan niya ang sunna at siya ay sinubok sa tinatawag nating fitna ng Quran. Yung pagkakalika na sinasabi nila na ang Quran daw ay nilikha. So nang tanongin si Imam Ahmad at ang nagtanong sa kanya si Abu Dawud. Hey, makikita niyo dito si Abu Dawud, isa sa mga collector ng hadith. Siya ay student ni Imam Ahmad. Siya ay tilmid o tulab o talib ni Imam Ahmad. Ang tawag noon sa mga talibul ilm, ang tawag na tilmid. Ibig sabihin na tilmid, bata, parang bata. Kala suila Ahmad anha. Ang anha dito ay nusra. Tinanong siya tungkol sa nusra. Pakala ibn Mas'ud yakrahu hada kulla. So ang sagot ni Imam Ahmad, hindi niya sinagot yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguro hindi pa niya ito nakarating sa kanya. Pero ang kanyang isinagot, hindi nga saying ng propeta ang kanyang sagot, pero sagot niya saying na sahaba. So yan ang mga ano na mga tao noong una, hindi sila nagsasalita tungkol sa Islam kapag hindi galing sa Quran, hindi galing sa propeta, hindi galing sa sahaba. So si Imam Ahmad mismo, imam, pukaha. So, sabi niya, hindi niya siguro na rin, hindi sa kanya pa nakakarating yung hadith na binanggit natin sa Abu Dawud. Sabi ni Imam Ahmad, si Ibn Mas'ud, isa sa mga kibar na sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yakrahu hada kulla. Kinamumuhian niya, ang ibig sabihin ng salitang yakra, kinamumuhian niya ang nusra. Kinamumuhian niya ang panggagamot sa pamagitan ng pangkukulam. At ang salitang yakraho o kinamumuhian sa nung panahon ng mga Quran ang mupaddala, yung best generation, yung 300 years na mga sahaba, mga tabiin at batabiin at hanggang na mga imam, ang meaning sa kanilang salitang yakra ay tahrim, pagbabawal. Ang meaning sa kanilang salitang yakra o kinamumuhian o karaha para sa kanila ang ibig sabihin nun ay haram. Ito ay agreed lahat ang mga salaf.
bisan mga muhaddithun, mga ahlul hadith, mga pukaha. Ang ibig sabihin dito ng ni Imam Ahmad na kinabumuhian ay pinagbabawal ang paggamit ng paggagamot ng kulam sa kulam. Kulam sa kulam. Pagkatapos sa Sahih al-Bukhari, wapi Sahih al-Bukhari ang Qatada, sabi nga si Qatada. Si Qatada isa sa mga tabiin. Tabiin, ang ibig sabihin tabiin, yung mga sumusunod sa mga sahaba, yung mga follower ng mga estudyante ng mga sahaba. Sabi niya, nagtanong siya kay Ibn Musayyab, sabi niya, kulto ni Ibn Musayyab. Si Said Ibn Musayyab, isa siya sa mga kibar at tabiin, at siya ang isa sa mga matatanda na, o senior na mga tabiin na namit niya talaga ang mga sahaba. Karamihan sa kanyang mga knowledge ay siya ay tilmid o estudyante ni Abu Huraira at iba pang mga kibar na mga sahaba. So si Said Ibn Musayyab, siya ay estudyante ni Abu Huraira. Kaya sabi nga sa ng mga pukaha, isa sa pitong pukaha o pinakamarunong sa jurisprudence na mga imam sa Madina ay si Said Ibn Musayyab, rahimahullah. So tinanong siya ni Qatada, sabi nito, Rajulun bihi tib. May isang lalaki na siya ay, ang ibig sabihin dito na salitang tib, ito ay mga lumang salita nung una pang panahon. Alam natin sa ngayon, ang ibig sabihin ng salitang tib, medicine. Kaya sabi nga natin, tib al-Nabawi, alam ba yung Ibn Qayyim rahimahullah na prophetic medicine, tib al-Nabawi, ibig sabihin, prophet medicine. Sabi nito, tib. May isang lalaki na siya ay mayroong tib. Ang ibig sabihin nito ng tib ay siher. Siya ay nakulam. So nagtatanong siya kay Said, aw yuakkadu an imraati. At siya ay para bang silang mag-asawa. Siya ay meron siyang asawa. Yung lalaki at saka yung kanyang asawa, para silang pinaghihiwalay ng mangkukulam. Na wala silang, ibig sabihin yung mag-asawa, wala na silang pagmamahalan sa isa't isa para sila namumuhi sa isa't isa. At kapag yung lalaki, siya ay, ito ang gawain talaga ng mangkukulam, ng mga siher, ng mga sorcerer, kapag yung lalaki gusto niyang tumabi sa kanyang asawa, hindi niya magawa. Ito ang ibig sabihin ng yuakkad. Hindi niya magawa. Ang pangailangan nilang dalawang mag-asawa. So talagang sila ay kinukulam. So nagtanong si Qatada sa kay Ibn Musayyab, sabi niya, ayuhallu anhu aw yunashar? Pwede bang alisin sa kanya yung siher o ginamit dito yung nusra ayunashar? O sumagot si Said Ibn Musayyab, kala ba sabihi innama yuridu na bihil isla? Sabi ni Said Ibn Musayyab, walang problema, katotohanan, kung ang ninanais ay kabutihan, walang problema. So itong atar, tawag dito atar, kasi ito ay sabi nga natin, salita ng tabiin, dito salita ng sahaba. Kaya ano ito ay mursal na hadith. Pero ito ay, sabi nga ng mga ulama, ay muallak sa Sahih al-Bukhari. At pinaliwanag ko na noon ang ibig sabihin ng salitang muallak. So, mayroong mga nakukumpuse sa salita na ito. Na sabi nila, ito ang dahilan na may mga Muslim na gumagamit ng kulam kasi nga dahil daw sa sinabi ni Said Ibn Musayyab. Kaya lang, ang salita ng sino man na Muslim, maging ito man ay pinakamarunong na Muslim o kaya sahaba man o Muslim, kapag mukala pa sa salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi natin pwedeng tanggapin. Kaya lang, hindi ito mukala pa. Kung talagang intindihin natin ang hadith, hindi, ang atar, hindi ito mukala pa. Kasi pagpapatuloy ng hadith, ng atar o ng hadith, sabihin natin hadith, paamma ma yan paupalam yun haanhu. O sabi ni Said bin Musayyab, sabi niya, subalit kapag ang gawain na yan, ang panggagamot, ay magbibigay ng benepisyo sa isang Muslim o sa isang tao, hindi ito pinagbabawalan.
So at alam natin ang nusra o ang rukya, ito ay dalawa.